Tama-tama mga katribe, maganda po ang panahon. Makulimlim. Kaya masarap pong mambulot. Ang tawag sa amin dito ay pamumulot. Sa iba naman po ay panghahalaw. Manghalaw ng kalamansi. Yan. Manghahalaw tayo ng bunga. Ito na ang ating pitas. Isang 1,000 na tayo ang ating pong pitas. Kaya lang siyempre, kung meron siyang dilaw, 900 na lang muna dahil meron tayong pipiliin pong mga dilaw. Good morning po sa inyo mga katribya, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga subscriber. Isang makulimlim po na panahon at medyo baka sakaling mahagi po tayo ng bagyong amang. Kasi sabi doon sa balita ay may signal number 1 ang Nueva Ecija. So sa madalit salita, may pag-asa pong umulan dito sa ating pong lugar. Kaya naman mga katribya, tutuwa tayo dahil sakali baka maulan tayo, malilibre tayo ng ating pagkapatubig. Pero ganun pa man, mga katribya, eto, pipitasin na po natin yung lahat po ng mga po pwede dito sa ating kalamansi. Kasi maganda pa po ang presyo para makatikip pa ulit tayo ng 2,000. Yung ating pong batang kalamansi, nakaraan, nakapitas tayo doon ng 9 na bag. Pero hindi pa sila tapos. Kaya ito, kukuha po tayo mga katribya po ng ating kalamansi. Kung makakailan po yung ating pitas. Kung makakakuha tayo ng 2, di okay. Kung hindi naman, kung isa, okay pa rin. Kaya kukunin lang natin po yung lahat po ng mga malalaki. May malilintog na po pala mga katribya. Halaw-halaw tayo ng ating kalamansi. Malapit na rin tayo mag-herbicide dahil mahaba na naman uli ang damo. Lalo na po yung baging. Ayan, hanapin natin yung malaking puno ng baging. Ito. Ayan. Ayan, unti-unti na pong malalanta ngayon yung baging na yan. Bitas-bitas, halaw tayo ng mga po pwede na. Ganda po ng kalamansi natin eh. Maganda pa hanggang ngayon ang presyo. 2,000 pa. Eh, depende pa rin yan mga katribya po sa inyong lugar. Pagka po maraming dating ng kalamansi, tsak, mababa. Kaya iba-iba po yung presyo. Merong mataas, merong mababa. Depende rin yan doon sa inyong buyer. Pag masyadong barat ang buyer ninyo, tsak mababa. Pero kung ang buyer ninyo, mga katribya, gusto konti lang din magtubo, maganda-ganda ang kuha. Kaya tayo naman, mataas, mababa. Pitasin na natin ang lahat ng po pwede natin pitasin para maging maganda ang laban natin. Ayan, lahat po ng mga malalaki. Masarap pong pitasin pagka po maganda presyo. Kaya kahit na ahalawin lang natin siya, okay pa rin. Dahil sulit, halos doble yung presyo niya. Ayan, mga bulaklak po natin eh.
iba, tagtag na. Ay, lalo na po yung reject. Mahal pa rin ang presyo ng reject. Bilis yung mga banat na mo. Yung mga baging-baging. Pwede lang kayo rin yan. At siyempo pa sa mahal na presyo. Pitas tayo mga katribya. Ayan. Diyan tayo nakakarami sa mga lumalaki ng bunga. Ayan, nagtanggal ka tayo kahapon dito ng baging. Tapos yung ilalim ang ating kailangan na masilip. Ayan, lantan na itong baging natin. Tas tayo. Masarap pumitas ng kalamansi. Lalo na't ganyang mahal. Kaya matagal nga lang tayo makapuno. Tiyempo-tiyempo lang. Tapos tiyaga-tiyaga. Pwede na. Ayan, kalamansi ngayon ay nakakayod dahil naaagad. Ayan, supply ng kalamansi. Uubos. Kahit marami pong mga nagtanim ng kalamansi, nangangaunti pa rin siya. Agad na agad pa rin. Paano ang kalamansi, mga katribya po, hindi mabibili. Eh, ngayon pa nga lang eh, kulang na supply ng bunga. Kailangan pa rin ng marami pong bunga. Eh, wala lang maiproduce ang mga merong kalamansian. Tapos tayo. Sabay tanggal na po ng baging sa kalamansi. Sa ilalim. Meron pa tayong palaya. Ayan o, yung ilalim. Meron laglag ah. May laglag. May nangupit. Makakaginhawa kalamansi pagka po umulan ay sigurado naman magbubulaklaka naman siya basta't nakatikim ng ulan ng kalamansi. Lalo sa ganyang tag-araw, sa matinding init, nakakaramdam ng pag-uulan, ay anong swerte. Magpipiesta mga kalamansi. Oh.
ang laglag. Sayang yan. Ang ilalim, sayang. Loob. Nagandahan ng kalamansi eh. Pagkamahal. Naso, nakikita natin yung kasulok-sulukan. Nahahanap natin siya. Kasi mahal eh. Pero pagka marami kalamansi, eh marami pang maiiwan. Ilalim. Reject. Reject ang kalamansi. Ito. Ayan o. Makakarami tayo rin eh. Lumaki na. Yung ating iniwan na bunga. Sumipsip na siya ng tubig. Marami rin tayo mga bukong mga maliliit. Pangkuha na ito, pang-June. June at July, yun naman pong bulaklak. Kaya hindi rin po mahihinto ang bunga. Kaya sa katribya natin nagtatanong kung ilang beses pa umani ang kalamansi sa isang taon. Maraming beses. Dahil yan ay monthly. Monthly income. Kada buwan ay nag-harvest ng kalamansi. Basta continuous lang po ang alaga. Pagka hinintuan ninyo alaga, maghihinto rin po ang pamumunga ng kalamansi. Kaya ang technique dyan, patuloy lang. Para direkta. Ayan o. Lalaki. Nakalaki pa siya. Ayan. Ito sa ibabaw. Ayan o. Karami na tayo mga katribya. Tama-tama mga katribya. Maganda po ang panahon. Pakulimlim. Kaya masarap pong mamulot. Ang tawag sa amin dito ay pamumulot. Sa iba naman po ay panghahalaw. Manghalaw ng kalamansi. Yan. Manghahalaw tayo ng bunga. Magandang balita. Dahil merong bagyo. Kaya marami po ang matutuwa na may kalamansian. Kaya lang, pabor at hindi po pabor yan. Doon po sa mga may bukid na mag-harvest, hindi po pabor yon. Ang bagyo. Dahil mababasa ang kanila pong palay. Kaya lang, sa mga magkakalamansi, eh pabor yan. Tsaka sa mga nangangaunti ang tubig sa dam, maganda ang ulan. Kakaroon tayo ng tubig. Hop. Okay. Mahirap mabitas mga katribya pagka one hand. Pero meron tayong katribya, isang kamay lang. Pero ang bilis niyang mamitas. Ayaw niyang magpa-cover po ng ating video na ihiya po sa ating camera. Pero tayo mga katribya, o yan. Bitas muna po tayo para tayo makarami. Habang hindi pa sumisili po si Haring Araw. Ito na mga katribya po ang ating bitas na kalamansi.
na tayong isang timba. Ating red bug. Yan, para itong sakuri na sibuyas. Red bug ang tawag sa amin. Sa iba naman, iyan ay buriki. Ito na ang ating pitas. Ay, nakaka-isang 1,000 na tayo ang ating pong pitas. Kaya lang siyempre, kung meron siyang dilaw, 900 na lang muna. Dahil meron tayong pipiliin pong mga dilaw. Maaga-aga pa po mga katribya. Kaya makarami po tayo. Maka makuha natin sakasakali. Makadalawa tayo, makaisa. Okay pa rin dahil neto itong ating pinipitas. Ganyan po mga katribya. Kaya isa rin po yan na masarap ang pakiramdam pagka tayo po'y ma-harvest na po ng ating kalamansi, yung ating pinaghirapan. Yan lang, meron tayong upa. Yung upa natin, yun, yung maitim, ang ating pong daliri dahil po doon sa dapurak, sa white flies. Nakakaisang beses pa lang po kasi tayo nag-i-spray dito ang ating pang-dapurak. Kaya kailangan ma-follow up. Ngayon, sakali pong mauulan, malilibre tayo ng ating pag-i-spray. So, testa po tayo pumuli mga katribya. Medyo sumisikat na pumuli po yung araw, mainit na. Pero kanina po ay kumukulog ng konti. Siguro baka papalapit na rin po yung bagyo po na ating inaasahan na makahagip tayo ng pag-uulan. Isang red bug na tayo mga katribya ng ating pupitas. Mag-aalas 11 pa lang kaya makakakuha pa tayo ng isang timba para karoon na po tayo ng isa't kalahati. Kaya tiyaga-tiyaga lang habang makulimlim. Pero mainit pa rin po yung panahon dahil po yung singaw niya. Kaya kailangan pa rin po mga katribya po uminom po ng marami pong tubig para hindi po maka-body hydrate. Pahingahin pa nga lang po tayo mga katribya pa ng konti. Tsaga-tsaga lang. Tayo rin po ay makakapuno sa ating po kalamansi. Ito kasi yung mga natira nating alanganin dito. Ngayon ay pinitas na po natin dahil malalaki na siya. Ayan. Ayan kagandahan mga katribya po ng kalamansi. Katapos pong pumitas po ng isa, susunod, malaki naman ulit po yung pansunod natin. Kaya hindi ka po maiinip, meron ulit tayo pong pitasin. Kaya ganyan po ang kalamansi. Pwede kang twice a month na ito ay mag-harvest. Kailangan lang, syempre, tsaga-tsaga lang po ng ating pong pag-aalaga. Mailang red bag man yan, konti, lalo limbawa ngayon, makadalawang red bag ka, so meron kang 4,000. Yung pong mga pinampatubig natin dito tsaka yung ilan natin patabanan nilagay, kuha na po natin. Siyempre, iba pong matitira dyan, yung halos yun na po yung mga neto tsaka po yung mga bulaklak. Okay. Pitas po tayo pumuli, mga katribya. Ito na, mga katribya po, yung ating napitas na kalamansi. Ayan. Nakaisa't kalahati na tayo. Yala, siguro. Meron na po tayong meron tayong 5 hinog. Kaya kukuha pa po tayo mga katribya po ng mga 20 kilos na puro berde para tayo makadalawa. Tanghali na po. Kailangan na po natin mga katribya po umuwi para po tayo makapananghalian. Pero ganun pa man, konti na lang po yung ating pinipitas. Yan, nakakuha na po tayo muli ng ating isa't kalahating red bag. Yan.
Tali na lang natin para hindi po matapon. Sige mga katribya, inom muna po tayo para po tayo makapananghalian. Ito na mga katribya po, yung ating latest na pitas. Yung hapon. Siguro meron na itong dalawa. Dahil meron na po tayong nahakot na una. Maambon-ambon na kanina. Balak-balak na umulan. Pwede muna tayo mga katribya para po sa pamimili nitong ating kalamansi. Para malaman natin matansya kung ilang kilo pa ang kulang sa ating berde. Ayan mga katribya. Pili mo tayo yung ipili na po natin yung ating recheck. Para malambot. Kulang lang ako dito sa 20. Ayan, hindi pa nakarecord. Nalalaman natin ito kung tayo po ay makakailang kilo ng bag. Kunti, kunti lang yung kuha natin. Recheck. Uy, amin yan. Pati pinuksan mo. Sa lamesa ro, sa mesa. Sa lamesa inyo, ayaw. Oh, Teres, hindi yan. Ako, bata ka. Kasi doon ang sinabi ko sa'yo. Ay, babo yung pinuksan mo na yun. Kukunti sa inyo yun. Ya, nandiyan sa lamesa na yan. Kukunti sa mata ko. Check. Nakano ko eh. Ano yun? Yung kape? Yung binili ni Ulam, ano? Ah. Pinaka-upan eh. Yung nubok na yun. Ang mano? Mga andami. Sa kanya ko na binigay. Ano ko sabi? Kasi meron kayong ula. Ha? Meron ka ako silang ula. Oo. Dalawang oras sila yung ula. May tigitig isang piraso. Ulang lagado eh. Kung mimerye. Hindi lang. Parang umabot ang amusala. Mimerye ang dahi. Amos niya eh. Meron pa ko. May gulay pa. Ano bang gulay? Yung cauliflower, saka cauliflower, cauliflower. Ito nga ako na yun, promo na yun. Mura yata gulay. Kailangan hugasan yung mabuti, busog na busog sa lasog. Eh, babad naman sa coin, sa luto eh. Nung bumili kasi ito ng hindi pa nasisira yung kini. Pinili ako na yung verde. Kanyo. Ako po. Kapag siya pork maling. Yan mo ba? Ayaw naman po. Pampreserve yung nga yun. Ayaw naman po. Pagka yung patay eh. Ito pork maling eh. Matagal bago masira eh. Nakita mo pati mga sabi ngayon. Hindi yung lulog kami ng buwan, ng poultry, formally nang ginagamit, bibili yung mga dalawang dyan. Dami na. Pampatanggal ng amoy. Pampatanggal ng amoy. Pampatanggal yung i-stress ako nyan.
Sa baboy, sa manok. Tama ka, mga 15 days na yung manok is only ng formalin. Kaya pati manok eh. Pati manok. Eh formalin din ang manok. Hindi lang ilalim mga kon. Ay, mga tae na. Para mo kumamoy. Durado. Kaya naman yung manok ay matigas. Kaya hindi maamit yung mga sa polte. Kaya meron formal eh. Yung secret nung mga nag ipopolte. Formal eh. Mura lang yata ay formal eh. Pili tayo mga nang recheck. 10,000 yata yung isa. 10,000 yata? Kagal naman yata. 200 liter. Ay, yung kahoy. Sa kipre natin ay umuutan ng 5,000. Ay, yung kahoy. Dulo. Babantay. Eh, kung araw ng puso ron. Para mayroon silang taguan. Eh, kung araw ng puso. Sa tabing ilo. Pero ang gagawa ng puso, upakas. Ang debil yung mahaba, uwi. Ay, yan na ba, gumawa ka ng balang sa damara. Amayat yung kumadya. Yung mga goma at kung tagula na meron kayo natin si Lumadya. Kakay na may mita. Sa pagpapay gumawa rin. Para lang ang lang trabaho. Sabi, gumawa ng maraming trabaho. Gawing hotel yun. Yan, ito mga katribya. Nakadalang bag na po tayo. At saka po yung ating dilaw eh, 10 kilo. Ayan. Nakanetong dos tayo mga katribya dito sa ating pitas na kalamansi. Dalawa. Kaya 4. Napakadaling bilangin. Kaya lang, tiyaga lang talaga sa pamumulot dahil talagang pag mainipin ka, hindi ka makakapuno. Kaya talaga, tiyaga-tiyaga lang. Kaya gaya naman yan.
patsatsaga. O de, nakadalawang bag tayo. O de, meron na tayong lipang gastos. Meron ulit tayong pangalaga sa kanya. At syempre, pang-spray din natin sa kanya pong bulaklak. Yeah, yan po ang ating kalamansi, istorya niyan. Basta continuous po yung ating pong alaga para bibigyan po tayo lagi nito ng bunga at ng harvest. At kailangan lang ay talagang alagaan natin ng mabuti. Tsaga-tsaga lang mga katribya, pati na po ninyo. Puno na po tayo ng dapura. Di baling marumi, may pera naman. Kaysa naman sa malinis ka, wala ka namang pera, wala din. Eh, okay na po ito dahil pwede naman tayong maligo at maglinis para doon sa ina. Naging okay na yung lahat. So mga katribya, ganito na po ang ating pong vlog. Kaya tinga muna po tayo. Sabi. Ay, mais. Naglaga ba ng mais? Ah, eh, may apat na mais na limang puso na ibinigay. Sige. Muna po tayo mga katribya. Total naman nakapuno na tayo ng dalawang bag.